sa rin yung vibe. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating pong tema sa buong week ng prayer na, week of prayer na ito ay may temang Arise higher and still higher. So ang focus po na ating week of prayer ay patungkol po sa buhay ni Paul at kung paano po ang naging journey niya simula nang siya ay ma-convert hanggang siya ay gamitin ng ating Panginoon. Ating ipapakilala ang ating tagapagsalita ngayong gabi. Magbigay ka naman ng kahit konting background about sa ating tagapagsalita. Ang ating tagapagsalita ngayong gabi ay 21 years old. Siya po ay Bachelor of Secondary Education in English. Siya ay isang DeBesem Scout. At siya po ay nagmula sa Masbate. Doon po siya lumaki sa San Isidro Church. Ang atin pong speaker ngayong gabi ay isang sinner saved by grace. At siya po ay walang iba kundi si Sister Lovelyjoy Floron. Ngayong gabi po ay atin pong basahin ang quotation po na sinabi ni Ellen White. For this cause, we also thank God without ceasing because when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believeth. What is our joy, our hope, or our crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of the Lord Jesus Christ at his coming? For ye are glory and joy. So mga kapatid, inaanyayahan ko po kayong lahat na tayo po ay makinig at sana ay mabless po tayo sa ating message na mapapakinggan. Ngunit bago po kami umalis sa amin pong pagkakatayo dito sa unahan, ay inaanyayahan po naming lahat ang nasa likod na pumunta po dito sa harapan upang tayo po ay sama-sama makinig. Inaanyayahan ko po kayong lahat, yung mga nasa likodan po ay maaari po kayong lumapit dito sa harapan upang tayo ay masama-sama po tayong makakapakinig ng ating mensahe. Muli po ay magandang gabi sa inyong lahat. Happy week of prayer po sa ating lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon sa ating
pangalawang gabi ng atin pong week of prayer. At tayo po muli ay mag-aaral ng atin pong team song. Ang atin pong team song ay may pamagat na Let His Glory Be Seen. Ito po ay papag-aralan natin. Pagkatapos po na to ay ito po ay tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay aawit. Pero ito po muna ay mag-aaral po tayo. Oh, I saw a distant land, and its glory was so grand. I cried, Oh Lord, how I long to be there. Then I heard His gentle voice, Come, my child, it is your choice. Oh, such hope that I never heard before. Oh, arise, let us run, for the morning light has come, and the darkness of the night flies away. He has risen, He has come, and our holy young has born. Let His glory be seen on you today. Then away my heart trembled in despair. I turned my eyes to the Lord with a prayer. Through the dimness of the dawn, deeper truth than I was drawn. Oh, such hope, even brighter than before. Oh, arise, let us run, for the morning light has come, and the darkness of the night flies away. He has risen, He has come, and our home He has won. Let His glory be seen on you today. There a lonely soul I saw, standing near but yet withdrawn. I bade him to the land wide and fair, with hope's glimmer in his eyes, to the darkness said goodbye. Then we sang a note higher than before. Oh, arise, let us run, for the morning light has come, and the darkness of the night flies away. He has risen, He has come, and our home He has won. Let His glory be seen on you today. Para po sa ating opening song, tayo pong lahat ay sama-samang tumayo at atin pong awitin ang Let His Glory Be Seen. Oh, I saw a distant land, and its glory was so grand. I cried, Oh Lord, how I long to be there. Then I heard His gentle voice, Come, my child, it is your choice. Oh, such hope that I never heard before. Oh, arise, let us run, for the morning light has come, and the darkness of the night flies away. He has risen, He has come, and our home He has won. Let His glory be seen on you today. Then the wave brighter came, my heart trembled in despair. I turned my eyes to the Lord with a prayer. Through the dimness of the dawn, deeper truth than I was drawn.
oh such hope, even brighter than before. Oh, our eyes let us run, for the morning light has come, and the darkness of the night flies away. He has risen, he has come, and our home he has won. Let his glory be seen on you today. There alone is all I saw, standing near but yet withdrawn. I began to the land wide and fair, with hope's glimmer in his eyes, to the darkness said goodbye. Then we sang a note higher than before. Oh, arise, let us run, for the morning light has come, and the darkness of the night flies away. He has risen, he has come, and our home he has won. Let his glory be seen on you today. He has risen, he has come, and our home he has won. Let his glory be seen on you today. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Para po sa ating pong pananalangin, ay pangungunahan po tayo sa ating pong pag-aawitan po muna. At pagkatapos po nito ay magkakaroon po tayo ng 2 minutes na pananalangin sa bawat isa po sa congregation po. At after po nito, ay magkakanta po ulit ang atin pong chorister. At conclude, after po nun, ay concluding prayer po ng atin pong ano. At bago po tayo magsimula, ay meron po akong sasabihin na quotation po ni Ellen White. At ang sabi po dito ay, "The greatest blessing that God can give to man is the spirit of earnest prayer. All heaven is open before the man of prayer. The ambassadors of Christ will have power with the people after they have, with earnest supplication, come before God." Ellen G. White, Prayer 87. At ang ating pong prayer focus ngayong gabi po mga patid ay have total dependence upon God and deeper relationship with Him. So ngayon po, tayo po lahat ay lumuhod para po sa ating panalangin. Now the Lord, as we pray, take my heart, all the Lord, far away from the presence of the world all around, to your throne as his does abound. Men must not be reformed by your light. May our souls be refreshed from above. At this moment, we're all everywhere. Do your soul as we come to you and pray.
Kilang Diyos Ama na nasa itaas ng kanang mga langit. Salamat po sa pagkatong ito na kami inyong inipon sa lugar sambahan ito upang patuloy na mag-aral ng iyong mga salita. Sa aming papatuloy, Panginoon, aking pong hinihiling. Pakalinisin niyo po kami sa aming mga karumihan, sa aming mga nagawang mga bagay na kapalungkot sa inyo. Inyo po kaming linisin. Upang aming pagsamo po sa inyo sa oras na ito ay maging katanggap-tanggap dyan sa kaitasan ng langit. Salamat po sa dugo na nabuhos sa Kalbaryo. Lord, sa aming pong mga gawain na inyong iniatang sa bawat isa, lalong higit sa mga manggagawa, sa mga laymen, LE, at lahat na nagpapagamit sa inyong gawain, ay magkurunawa sila ng total dependence sa inyo. Dahil kung aasa kami sa aming sarili, ang lahat ng ito ay magiging walang kabuluhan. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na kung kami ay nagpapagamit sa inyo, sa anumang mga gawain, salita at sa gawa, ay kayo ang laging nasa puso at isip namin. Na walang iba kaming pagtitiwalaan at pag-aasahan kundi kayo lamang. Upang magkaroon kami ng malalim na relasyon sa inyo. Dahil kung hindi, kung aasa kami sa aming mga sarili, ang lahat ng bagay na ito ay magiging worthless at hindi kapaki-pakinabang sa mga taong aming nakakasalamuha sa araw-araw. Maraming salamat po, O Diyos, na kami inyong binigyan ng pagkataon. Ang bawat isa na narito sa inyong harapan, buong kapakumbabaan, nagpapasakop sa inyo ng lubusan, magsimula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, nalawa kami walang ibang isipin at asahan, kundi kayo lamang. At magkaroon kami sa aming mga magkakapatid sa pananampalataya ay tulungan niyo po kami na magkaroon ng magandang relasyon sa isa't isa. Dahil kung ito aming magagawa, lalong aming magagawa ito para sa inyo. Marami pong salamat, O Diyos. At ito po ay aming hinihiling, hindi sa aming kapangyarihan, kundi sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat. Nais ko lang po i-share ang aking pong karanasan sa buhay nang hindi ko pa po nakilala ang ating Panginoon. Noong ako po ay hindi pa po nakakilala sa ating Panginoon, ang aking pong nilalakaran ay sobrang napakadilim.
Hindi ko po alam kung saan po ako patutungo. Kung may direksyon ba ito ang aking buhay noon nang hindi ko pa nakilala ang Panginoon. Subalit, nagkaroon ng direksyon ng aking buhay nang ma-encounter ko ang Panginoon personally. Sabi po sa writings ni Ellen White, "He must have the spirit of supplication. To God, the enemy hold many of you from prayer by tailing to that you do. Not feel your prayers, and that you would a better way until you realize more of the spirit of intersection less. Your prayers should be a mockery, but you must say, as Satan, it was a written, what men ought always to pray and not to faint." Dying with Jesus by death record mine, living with Jesus a new life is mine. Looking to Jesus till glory doth shine, moment by moment. Love, moment by moment, I glide from above, looking to Jesus till glory doth shine, moment by moment, O Lord, bear. Never a sorrow that he doth not share, moment by moment I'm under his care, moment by moment I'm kept in his love, moment by moment I glide from above, looking to Jesus till glory doth shine, moment by moment, O Lord, I am thine. Never a groan, never a teardrop, and never a moan, never a danger, but there on the throne, moment by moment, on his care, moment by in his love, moment by moment I've life from above, looking to Jesus till glory doth shine, moment by moment, O Lord, never a weakness that
Jesus, my Savior, abides with me still. Moment by moment, I'm kept in His love. Moment by moment, I've life from above. Looking to Jesus, till glory doth shine. Moment by moment, O Lord, I am thine. Magandang gabi po, mga kapatid. Kamusta po ang inyong araw? Tayo po ay nasa ikalawang gabi na ng ating isang linggong panalangin. At purihin po natin ang ating Panginoon sapagkat tayo ay kanyang patuloy na ginabayan at binigyan ng mga malulusog na katawan upang sa gabing ito tayo sama-samang mabless sa mensahe ng ating Panginoon sa gabing ito. Mga kapatid, kung kayo po ay narito kagabi, marahil ay alam na ninyo ang focus ng ating week of prayer ngayon. Ito po ay patungkol sa kung papaano ang biyaya ng ating Panginoon, kung papaano ang ating Panginoon gumawa at kumilos sa puso ng isang tao sa pamamagitan ng buhay ni Pablo. Ngunit bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ngayong gabi, tayo po ay sumandali sa isang panalangin. Diyos na banal, dakila po kayo sa lahat. Panginoon, pinupuri po namin kayo sa gabing ito. At nawa, Ama, sa aming pagsambang ito, kayo ang siyang pumasa sa amin. Nawa ang inyong banal na Espiritu ang siyang pumuspo sa pag-isa sa amin. Ama, ilagay niyo po ang inyong salita sa aking mga labi na lahat po ng aking sasabihin, ito lamang ay makapagbigay kaluwalhatian sa inyong banal na pangalan. Lahat pong ito ay aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi ay pinamagatan pong Same Privileges to the Imperishable Crown. Natanong niyo po ba sa inyong mga sarili kung ano ang kahulugan ng imperishable crown? O ano po ba ang kahulugan ng koronang hindi nasisira? Meron po ba ang koronang hindi nasisira? Pangalawang tanong, maaari ba akong maging kabahagi ng koronang iyan? Sa gabi pong ito, mga kapatid, yan po ang magiging focus natin. Sasagutin po natin isa-isa ang mga katanungan ito. Sabi po ni Miriam, a crown is a decorative object that is shaped like a circle and worn on the head of a king or a queen. Ang isa palang corona ay isa daw siyang shaped like a circle. Of course, lahat po siguro tayo ay nakakita na ng corona. At sabi po, commonly it is worn by a king or a queen. Hindi naman po tayo hari, hindi rin po tayo rena upang magsuot nito. Pero ayon po sa ating tema, same privilege through that imperishable crown. Ngayong gabi, mga kapatid, tayo po ay magkakaroon ng isang paglalakbay sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng buhay ni Pablo. Sa pamamagitan po
ng buhay ni Pablo, Paul's missionary journey. Kung atin pong papansinin, patungkol po sa kagabi na ating napag-aralan, si Pablo po ay na-convert during sa kanyang way patungong Damascus. At doon po sa conversion niyang yon, doon po siya nagkaroon ng nagka-enlighten siya para gumawa or magpatuloy na gumawa para sa Panginoon. At nung time na yon, kagabi ay napag-aralan din natin patungkol kay Stephen, ang persecution sa buhay ni Stephen. Ang journey ni Paul ay nagsimula nung ang mga mananampalataya mula Jerusalem ay nakaranas din ng mga persecutions. Sila ay nagtungo sa iba't ibang dako ng lugar patungo Phoenicia, Cyprus, at Antioch of Syria. At ilan sa mga mananampalataya ay nakarating doon sa Antioch. At sila ay namahagi ng pabalita ng ating Panginoon. Ngunit, sila ay namahagi ng pabalita ng ating Panginoon patungkol lamang sa mga Hudyo. Tanging sa mga Hudyo lamang sila nagsasabi or nagsishare ng pabalita ng ating Panginoon. Bakit po kaya sa mga Hudyo lamang? Sapagkat kung ating aalamin, ang ating Panginoon ay nagmula sa lahi ng mga Hudyo. At dahil doon, nagkaroon ng klaseng mentalidad ang mga Hudyo na ang gospel o ang pabalita ay para lamang sa kanila at ang mga hintil ay walang kabahagi nito. Ngunit, ang biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo ay para sa bawat lahi, maging Hudyo ka man, Hintil ka man. Kaya ngayon mga kapatid, dahil sa pabalitang iyan, because of the Great Commission, ang ating pong mga kaibigan, kapatid sa pananampalataya, ay nagsigasig na magturo patungo doon sa mga hintil. At una silang napadpad sa lugar ng Antioch. Ang Antioch, mga kapatid, ay ang unang lugar na kung saan halong hintil at Hudyo ang mga nakatira. At sa lugar pong ito, unang naitatag ang Gentile Church. At ito din po, ang simbahang ito ay nag-envision to have a church without walls. Hindi po ibig sabihin na without walls, walang bubong, walang mga disenyo ang kanilang simbahan. Without walls pertains to the Gentiles and the Jews. Na walang barriers na maghahadlang sa kanilang pagsamba sa Panginoon. At dahil dyan, sila ang tinawag na mga Kristiyano. At sa lugar na yan, si Barnabas at si Pablo ay inordain ng kanilang mga elder upang humayo, upang magminsahe patungkol sa ating Panginoon. But hindi lamang po patungkol ito sa mga elder na nag-utos sa kanila to go and preach the gospel. But the one who made the call is the Holy Spirit. The Holy Spirit made the call. Matapos po silang i-bless ng banal na Espiritu, sila po ngayon ay nagtungo na sa ibang lugar. At ang una po nilang pinuntahang dalawa ay ang lugar ng Salamis at Paphos. Dito po sa Salamis at Paphos, ang una po nilang ginagawa mga kapatid ay pumupunta sila sa mga sinagoga, Jewish synagogue.
At nais ko po sa gabing ito na atin po maging mindful po tayo kung ano po ba ang mga madalas na ginagawa ni Pablo at ni Barnabas habang sila ay pumupunta sa iba't ibang lugar. Una po, pumupunta sila sa mga sinagoga. Pangalawa, nakaranas po sila ng mga open oppositions. At bagamat sa bawat lugar na kanyang pinuntahan, sa unang lugar na kanilang pinuntahan, nakaranas sila ng mga pagsubok, pero merong isang tao na tumanggap sa Panginoon sa katauhan ni Sergius Paulus. He is a highly prestigious Gentiles. Mga kapatid, unang lugar pa lang na pinuntahan nila Pablo, nakaranas na sila ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pero mayroon pong paalala, wherever there is likely to be great success, the open door and the opposing adversaries will both be found. If there are no adversaries, no success. Kung walang mga adversaries, walang success. Sabi dito, a boy cannot get a kite without wind, nor without a wind which drives against his kite. Maging ang mga panahon ni Pablo, madalas siyang pinipersecute, pero din ginamit niya ito as one way to tell na kapag walang mga pagsubok, malamang sa malamang, walang success na magaganap. Ang sunod po nilang pinuntahang lugar ay ang Pisidian, isang bahagi ng Antioch. At ang una din po nilang ginawa dito ay ang pumunta sa sinagoga. At dito ay humiwalay sa kanila si John Mark. During those days, kasama nila si John Mark, abahagi ng salita ng ating Panginoon. Pero sa time na yon, si John Mark po ay umalis at umuwi sa kanilang tahanan. At sa lugar din pong ito, Paul's message on justification. Dito po tinanong ng mga hinti, ng mga Hudyo, ang patungkol sa mga hintil na tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat kung nais daw na mga hintil na sila ay maging kabahagi ng kaligtasan, ay dapat silang matuli. Pero sabi ni Pablo, uncircumcised or circumcised is nothing, but Jesus Christ and salvation is everything. At dito din po sa lugar na ito, ay merong mga tao na nais silang patayin. Pero ano po ba mga kapatid ang pinakamahalagang lesson na ating makuha dito? Lalo na sa buhay ni John Mark. Early foul-ups do not have to be a life sentence. Yung atin po mga pagkakamali, ang mga simpleng pagkakamali po natin na nagagawa natin, ay hindi po yun ang magiging basihan na tayo ay hindi na bibigyan ng pag-asa na magbago. Sapagkat pagkatapos po ng paghiwalay na yun ni John Mark, si Pablo po habang siya'y nakakulong ay sumulat po siya na sinasabing si John Mark ay isang magandang kabahagi ng pabalita ng ating Panginoon. Pagkatapos po nilang pumunta na Pisidian, pinuntahan ay ang Iconium. Ang Iconium po ay lugar po siya ng mga taong naghahanap lang ng pleasure. A place of a pleasure seeker. At ang una po nilang pinuntahan, sinagoga. At doon po sa lugar na yon, great number, both Jews and Gentiles, believe in Jesus Christ. But, sabi nga po doon sa quote ni Spurgeon, there is always adversaries. For there'll be no adversaries, there'll be no success. Kaya ang nangyari po sa kanila, sila po ay binato sa lugar
ng Iconium. Pagkatapos po nilang puntahan ng Iconium, ay pumunta sila ng Listra at Derbe. So ano po ang kanilang unang ginawa sa lugar na ito? Ang pumunta sa sinagoga upang magbahagi ng pabalita ng ating Panginoon. Una po nilang pinupuntahan ang mga sinagoga bago po sila lumalabas papunta sa mga hintil at mag-share ng mensahe ng ating Panginoon. At dito po sa lugar na ito ay pinagaling po ng Panginoon ang isang taong walang hindi makakapaglakad sa pamamagitan ni Pablo. Ginamit po ng Panginoon si Pablo upang pagalingin ang taong ito, mga kapatid. At dahil sa pagpagaling nilang yon, sila ay napagkaalaman ng mga Diyos. Si Barnabas ay napagkamalang si Zeus at si Paul ay napagkamalang si Hermes o ay si Hermes o ang tinatawag na messenger of the gods. At pagkatapos po nila, mga kapatid, ito po yung huling lugar na pinuntahan ni Pablo at ni Barnabas. Pagkatapos po nilang puntahan ito, ay bumalik sila sa Iconium at sa Antioch of Pisidia. Bakit po kaya sila bumalik? Naranasan nila ang batuhin na halos ikamatay na nila. Pero bakit pa kaya sila bumalik? Anong meron? Anong dahilan? Na po dyan, courage them to continue in the faith. Unang rason po bakit bumalik sila ay upang i-encourage ang mga kapatid natin na magpatuloy sa kanilang pananampalataya. At pangalawa is to remind them that they must enter into the kingdom of God through many tribulations. And after nilang bumalik sa Iconium and Antioch, ay dumiretso po sila ng Philippi. Doon po sa Philippi, na-meet nila ang isang babaeng pangalan ay Lydia. Si Lydia at ang isa pang babae na demon-possessed slave girl. Sa lugar po ng Philippi, ang karamihan po ng audience ni Pablo at ni Barnabas ay mga babae. Kaya ang karamihan din po niyang nabinyagan ay mga babae. Pero, meron ulit silang nakasalamuha ng mga persecutors. At anong ginawa sa kanila? They were stripped and beaten with wooden rods. And aside from that, attacked and imprisoned. Sa lugar ng Philippi, mga kapatid, dito makikita natin both kahirapan at makikita natin ang biyaya ng ating Panginoon. Dito sa lugar ng Philippi, dito sila naikulong at upang pabalitaan ang isang taong hindi nakakarinig basta-basta ng pabalita ng ating Panginoon. Sino kaya yung taong ito na hindi basta-basta nakita ng Panginoon? Hindi sa dahil wala siyang oras para makinig, kundi wala siyang karapatan na makaparinig ng pabalita ng ating Panginoon dahil sa kanyang trabaho. At dito mga kapatid, nung habang sila ay nasa kulungan, ganito po ang itsura ni Pablo at ni Barnabas. Nakakalungkot tignan na yung kanilang mga paa ay may kahoy sa baba. Pag humiga po sila ay hindi po sila po pwedeng humiga sapagkat ang kanilang likod ay punong-puno ng sugat. At kapag kahumiga naman sila may mga bato sa kanilang likuran. So pag tumama po yung bato sa kanilang likuran, masakit po yun. But, bagamat ganun ang kanilang nararanasan, they were in the
very painful condition. Their lacerated and bleeding backs were in contact with the rough stone floor, while their feet were elevated and bound fast in the stocks. They were in the very painful conditions, but they conversed with an encouragement with each other and praised God with grateful hearts that they were found worthy to suffer shame for His dear name. Kung tayo po mga kapatid ang nasa kalagayan ni Pablo, makakaya po ba nating sabihin sa ating katabi, praise God, we suffer for His name? Kapag po ay nawala ng mahal natin sa buhay, nakakaya pa po ba natin sabihin, praise God? Kapag po tayo ay may mga problemang nararanasan, nakakaya po ba natin sabihin sa ating katabi, mag-encourage sa ating mga kasama, and magsasabing, purihin ang Panginoon? Makakaya po ba natin? But Paul and Barnabas, kinaya nila. And that time, mga kapatid, while habang sila ay umaawit, habang sila ay nagpupuri sa Panginoon, habang sila ay masaya na nag-aawitan doon, ay meron pong isang kas na lindol na gumanig sa mga prison at bumukas ang mga prison. At itong isang taong ito na nagbabantay doon sa kanila ay papatayin na lamang sana niya ang kanyang sarili sapagkat inakala niya na ang mga nakakulong doon ay lumabas na, nakatakas na. Bakit po kaya naisip ng taong ito nakitilin na lamang ang kanyang sarili? At sino po ba ang taong ito? Siya po ang jailer. At sa kanila, sa Romans po, kapag ka ang isang jailer na takasan ng preso, sila po ay papatayin at ipapahiya doon sa labas. Kaya imbis na mapahiya, ay nais na lamang niyang patayin ang kanyang sarili. Ngunit sumigaw po si Pablo. Sabi niya, huwag mong patayin ang iyong sarili sapagkat nandito kami. At dahil doon, merong tanong na nabuo sa isipan ng jailer na ito, sino at anong klaseng taong ito na pagkat kahit ganito kasama ang aming ginawa sa kanila, bagamat meron na silang tsansa na makatakas, ay hindi nila ginawa. Ang taong ito, mga kapatid, ay nagpatira pa sa kanilang harapan at nagtanong, ano ang dapat kong gawin para maligtas? At ang sabi ni Pablo, believe in the Lord Jesus and you will be saved, not just you, but also your household. Mga kapatid, pagkatapos po ng pangyayaring iyon, ang ginawa po ng taong ito ay kanyang dinala si Pablo at si Barnabas at si Silas patungo sa kanilang tahanan. At kanya pong hinugasan ang kanilang mga sugat, nilinis niya po si Silas at si Paul. Kung paano niya po yun ginawa, ay ganun din po ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Jesus washed the jailer and his household of their stripes. Ngayon mga kapatid, natanong niyo din po ba sa inyong mga isipan, kung taong ito na hinugasan ng Panginoon, Hudyo ba ito o Hintil? Hindi po in-specify kahit saan po tayo magbasa ng commentary kung siya ay Hudyo o Hintil. Kaya makikita po natin mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoon sa buhay ng taong ito. This man, mga kapatid, pagkatapos nun, ng gabing iyon, he and his family were children of God.
and glorifying in the saving grace of our loving Lord. Ngayon po, titignan natin what's in common. Yung common na nangyayari sa paglalakbay ni Pablo. Diba sabi ko sa inyo, tandaan ninyo kung ano yung nangyayari, common na nangyayari. Ano po ba yung common na nangyayari? First, Barnabas and Paul commence their mission in the synagogue. Sinisimula nila ang kanilang pagbimisyon, paggawa sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpunta nila sa mga sinagoga. Ano po ba ang kahulugan ng sinagoga? Mga kapatid, our first mission field is our family. Kamusta po ba ang ating mga pamilya? Totoo po mga kapatid na mahirap pong magminsahe sa ating pamilya. Maging ako personally, narito po ang aking nanay, narito ang aking tatay, hindi ko, nahihiya po akong mag-share ng minsahe ng Panginoon. But this reminds me na dapat ang ating unang mission field ay ang ating pamilya. At tunay po na mahirap dalhin ang pamilya kung sa sarili lamang natin, kung wala ang tulong ng ating Panginoon. Pangalawa, other denominations. Kapag po tayo tutok sa ibang denominations, ay mahirap po natin silang i-convince compared doon sa mga taong hindi pa kailanman nakarinig ng pabalita ng ating Panginoon. Sapagkat meron din silang sarili nilang pagkaintindi at ayaw na nilang buksan ang kanilang isipan sa panibagong mga kaalaman, sa panibagong sa katotohanan. Kaya mahirap silang dalhin, mahirap silang turuan kung ano ang dapat compared doon sa mga tao na never pa nilang narinig ang patungkol sa ating Panginoon. Ano pa ang common sa buhay o sa pagiging missionary ni Paul? He meets multiple dangers. Murder plots. Binabato, beating with rods, rejection, ridiculed, and jealousy. Lahat pong ito mga kapatid ay naranasan ni Pablo habang siya ay gumagawa sa gawain ng ating Panginoon. Pero bagamat ganyan ang kanyang naranasan, bagamat ganyan ang mga pagsubok na kanyang kinarap, hindi lamang po multiple dangers ang common. There's a good news. Meron din pong multi-conversions. Mula sa mga hintil, sina Sergius Paulus, isang governor, a man with crippled feet, si Lydia, a demon-possessed girl, the jailer, and his family. Kung atin pong makikita sa kung papaano gumawa ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Pablo. Mga kapatid, dadalhin ko po kayo sa isang kwento patungkol sa Kimota University. Kung inyo pong mapapansin, yan po ay isang badge. Ang kanila pong badge ay kinuha nila sa keys ng piano. Kapag tinugtog mo lang daw ang black keys, makakarinig ka ng may tono na. Okay na. Pag tinugtog mo naman ang puro puti lang, makakarinig ka rin ng magandang tugtugin. Pero hindi kompleto. Pero sama mo ang puti at ang itim na keys, you can create a perfect melody. Kaya mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, ang pabalitang ito ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa atin na may mga citizenship din na mga hintil. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon habang tayo ay gumagawa sa Kanya, bagaman tayo ay may dinaranas
na may iba't ibang pagsubok ay sa lamang atin pong tasasagutin ang katanungang ito. No atin pong tinanong kanina, ano po ba ang kahulugan ng imperishable crown? Ito ay nangangahulugang a reward of victory, which means salvation. I hope that we are all victorious at tayo lahat ay tatanggap ng kaligtasan. Mga kapatid, hindi po madali na gumawa para sa Panginoon. Madami tayong pagsubok na naranasan, maraming tao na mag-discourage sa atin, maging ang ating pamilya, hindi tayo susuportahan sa gawain ng ating Panginoon. Marahil sasabihin, nagsasayang ka lang ng oras. Marahil sasabihin nila na walang kakwenta-kwenta yung ginagawa mo. Pero ang sabi ng ating Panginoon, I am with you. At hindi kita pababayaan. At kung atin pong papansinin, napaka-extensive po ng description nila patungkol sa buhay ni Pablo. But the Paul's life in Acts is a life known to be under care of God. Pangalawang tanong, maaari ba tayong maging kabahagi ng koronang ito? Ng kaligtasang ito? Ang sagot, oo. Puti, itim, hudyo, hintil, tayong lahat ay may kabahagi sa kaligtasang ipinangako ng ating Panginoon. Sabi po dito, kung paano po ang katawan ay may iba't ibang bahagi, ganun din po tayo. Tayo po ay iba't ibang bahagi, pero ang ating katawan ay si Kristo. At tayo po lahat ay bininyagan sa pangalan ng ating Panginoon at tayong lahat ay nakatanggap ng same spirit at tayong lahat ay may karapatan sa kaligtasan na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. It didn't matter whether you are a Jew or you are a Gentile, male or female, all mattered was the love of Jesus and the willingness to serve Him with a whole heart. It doesn't matter kung ano or sino ka man, what matters is the love of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, the offer of salvation is free to all. Ang offer po ng kaligtasan ay free sa lahat. Walang barriers katulad ng sa Antioch, they envisioned the church without a barriers. Mga kapatid, God Himself wants us to be with Him. At tayo ay inooferan niya ng kaligtasan. The same light and glory that was reflected upon the circumcised Jews shone also upon the countenance and of the uncircumcised Gentiles. This was the warning of God that He should not regard the one as the other, for the blood of Jesus Christ would cleanse from all uncleanness. Ngayon po man natin mga kapatid, na ang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon ay para sa atin at nag-i-invite siya sa atin, nag-o-offer siya ng salvation. Ang tanong, will you accept His offer? Tatanggapin mo ba ang offer ng ating Panginoon? Thank you.
mercy you have shown me, your salvation. Kapatid, ang buhay po ni Pablo ay nagpapaalala po sa atin na bagamat mahirap i-approach o abutin ang ating mga kapatid, kaibigan na wala pa sa pananampalataya, ay pinakita po sa atin na tayo ay magtiwala lamang sa Panginoon. Na i-reach out pa rin sila gaano man kahirap, gaano man kasakit, maging buhay man natin ang katumbas. Sapagkat pagdating ng araw, sa pagsuot natin ng korona ng kaligtasan, ay wala nang higit na masasaya pa na yung taong nakita mo, na napagsisharean mo ng salita ng Panginoon, ay nakasama mo sa langit na bayan. Bagamat mahirap ang pangako ng Panginoon, neither I will leave you nor forsake you, and I am with you always, even to the end of age. Hindi po tayo pababaya ng ating Panginoon. At nawa, mga kapatid, sa mga oras na ito, kung meron mang takot sa mga puso natin na nagsasabing
hindi ko kayang magminsahe sa iba. Sa mga kaparehas ko na lang Adventista ako magsishare. Sa kaparehas ko na lang kapananampalataya ako magsasabi. Saka na lamang sila mama, saka na lamang sila papa, saka na lamang yung iba. Ngayon ang panahon. Gawin natin ang ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon, which is to preach His Word. Kung sino man po sa inyo is na lumakad, na may courage, na magsalita, mag-share, magbahagi ng pabalita ng Panginoon patungo sa iba, maaari ko po ba kayong imbitahang tumayo? Tayo po'y manalangin. Diyos na dakila, Amang banal, narito ngayon ang iyong bayan, nakikita ninyo na nagtatalaga ng aming mga sarili. Panginoon, narito kami, handang magpagamit sa inyong pangalan. Maging buhay man namin ang kapalit, basta para sa inyo, we are willing to suffer. And we will always praise you, Lord, na inalaw niyo po kami mag-suffer for your name's sake. Panginoon, maraming maraming salamat sa regalo ng kaligtasan na inyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa mga oras na ito, ang aming pong puso, aming buhay, ay amin na pong isinasubmit sa inyo. Kayo na po ang bahala nito. Thy will be done. In Jesus' name, Amen.